Hola, ¿cómo está? ¿Cómo está po sa lahat? Maraming salamat po sa mga nag-subscribe, nag-comment. Medyo madami-dami na rin konti yung nag-subscribe sa akin. Basta keep it up lang po tayo, tuloy-tuloy lang po tayo. Ngayon po araw na ito, gagawa po tayo ng Braso de Mercedes with the fruit. Ayun po ang itatoppings ko po sa ibabaw. Ito, ipisa na po natin. I-detail ko na po sa inyo yung mga ingredients natin pong gagamitin. Please don't forget po pala to subscribe my channel. At saka, click nyo na rin po yung, yung notification bell para every time po may upload po ako, marireceive nyo po. At kailangan yung panoorin. Joke lang. Pero totoo. Oh, sige po. Ayan. Kasi ayun po nga. Oh, ito na po. I-details ko na po yung mga kailangan natin ng mga ingredients para po sa ating Braso de Mercedes. Mercedes with fruit. Ayan. Ito po yung cream of tartar. 1/2 teaspoon po yan. 3/4 cup po ng white sugar. Tapos ayan yung confectioner sugar po. Bali, 3 teaspoon po yan. At saka yung 8 pieces na egg at room temperature. I-separate po natin yan mamaya, yung egg white at saka yung ano. Pero kasi agamitin lang po natin yung egg white. At saka yung fruits. Ayan po yung mga fruits na gusto nyo pong itoppings. Kung ano po yung season dyan sa lugar nyo. Kung ano po yung gusto nyo na feel nyo pong masarap ilagay. Pero kami, ganun po talaga ang palagi kong nilalagay. Yung blueberry. Kasi ito, bali, isang 1 pack lang po ito na blueberry. At saka itong, yan, ito po, isa at kalahati. Tsaka tatlo po nito. Tsaka ito pong ating tinker cream. Tinker cream po, ito po mamaya ilagay natin sa ibabaw po ng merengue bago po natin toppings yung fruits. Yan. Kailangan po electric mixer kasi mahirap po pag ihantuhan lang po siya. At saka ito, wala po ako yung pala talagang masyadong malapad na ano. Kaya ito po ang, wala po akong choice, ito po ang gamit ko. Tapos lagyan lang po natin siya dito ng konting flour. Ikalat lang po natin. Para pag nilagay natin yung merengue, hindi po siya masyadong mano. Mas hulog at saka madali lang po siyang matanggal. Pero tatanggalin ko po yan. Tatanggalin ko po yung sobrang-sobrang harina mamaya. Kahit anong klase ng pong harina. Yan lang po ang paggawa. Sa paggawa po yan ng merengue. Madali lang po yan. Tsaka ito po pala yung espatula. Yung kailangan po natin espatula. Para po mamaya pag nilagay po natin yung merengue dun sa ating ready to cook na po siya. Ito po ating gagamitin. Ayan. Ito po na natin gagawin. Separate po natin yung egg at saka egg yolk. Egg yolk at saka egg white po. Siguraduhin lang po natin na wala pong mahalong egg yolk doon sa egg white. Hindi lang naman siya i-separate. Cracking egg. Mommy, it's coming. Baby shark is an egg. Opo. Come on, baby egg. Yes. You go there, Dad. Don't touch it. Mommy, a clock. Yeah, yeah. Don't do it. Don't touch it. Don't touch it. Come in here. Come this side. You go there. Come this side. You go there. You're here again, huh? Dito na naman siya. Bakit nandito to siya? Pag ako'y nag-uumpisa eh. Mommy, o'clock eh. Yeah, yeah. Don't touch that one because I'm gonna use it for my mom cooking later, okay? And po, separate lang po natin yung ano.
Yan nga po, na-separate ko na po yung egg white at saka yung egg yolk. Ito po yung egg white ng 8 pirasong itlog. Ready to mix na po ito para daming merengue. Katulad nga po nung nabanggit ko dun sa last ko po na, no, na previous ko po na video, yung mga eggshell po, huwag po natin siya itapon kasi malaki pong tulong nito. Hugasan lang po natin siya dun sa sink, tapos patuyuin, tapos i-crush nyo lang po siya, tapos pwede nyo po siya ilagay sa inyong mga garden. Kasi maano po ito siya, maganda po siya pang fertilizer. Yan po. Yan po. Bago po natin umpisahan pag-mix sa ating merengue, i-preheat lang po natin yung ating oven. Yan. So, 170. Yan. Yan, i-preheat ko lang po siya. Habang imimix ko po ang aking merengue. So slow lang po natin siya i-mix. Ganyan na po siya. Ay, ilagay na po natin yung cream of tartar. Yan. At saka yung kunting sugar po. Dagan natin ng kunting sugar. Pakunti-kunti lang po yung sugar. Kalahati lang muna. Tapos i-mix lang po natin ulit. Pag inanyan nyo po yung mixer, ganyan na po siya. Tingnan nyo. Yan, okay na po yan siya. Okay na po yan. Tanggalin ko lang po yung merengue na nasa baho. Okay na po yan. Yan po, ilagay na po natin dito. Ako na ilalagay ko na po lahat dito. Tapos saka ko na po siya ipantay mamaya. Oh, don't touch that one. Dito na naman ako maliit, oh. Yan po, nilagay ko na po lahat. Kaya ganun lang po natin. Gamit po ating spatula, atin po siyang ipantay. Yan, layer lang. Ayan. You wanna eat that one? Ask daddy to open it. Go there to daddy. Go there and daddy to open that one. Please. Okay. Thank you. Mukhang disturbuhin. Ano ka ba? Naghahanap buhay ako dito. Yan po. Ayan. Dito pantay na po siya. Yes, buddy. Yan. Yan po. Ready na po yan para sa ating oven. Naka-preheat na po yung oven natin. Yan. Naka-preheat pang oven sa 170. Yan. Ipahinaan ko lang po siya. Ilagay ko po siya sa 134. Oh, yan. 130. Yun. Nasa loob na po siya. Ang gagawin po natin, tahin, pag medyo brown-brown na po yung ibabaw niya, yun, okay na po yan siya. Kasi pag sobrang matagal po siyang niluluto,
Hindi ko siya maganda. Makrush, may, yung sabihin, crunchy nga po yung ibabaw niya, pero yung sa loob niya po, parang wala po siyang laman. Para po siyang ganun. Kaya, mga 15 minutes lang po. Yan. Yan po, habang hinihintay po natin yung beringgi natin maluto, pwede na po natin hiwa-iwain yung ating fruits. Yan. And dapat nahiwa ko po siya. Tapos hugasan po natin mamaya pagkatapos. Medyo marami ng strawberry. Hindi, akong gusto yung strawberry. Masarap yung strawberry. Season kasi ngayon dito yung ito yung strawberry season ngayon dito. Kaya mura lang siya. Nasa $1.50 lang siya. Pero pag hindi po ito season na po, $6, $5 mahigit. Eh, hindi kami bibili pag ganun na time. Kung ano yung season na po, ito yung bibili namin. Kasi talagang dollar-dollar rin ang kastos na. Iwain lang po natin. Kain ko lang po siya ng kapag basis tip. Hindi po sa inyo kung anong gaano kalalaki po yung gusto ninyo. Tapos ito naman yan. Palatan lang natin. Po, nabalatan po na po yung kiwi fruit. Naiwaan na po natin. O, ginaganon ko lang po po, diba? And ayan na po yung tatlong fruits na ilalagay ko po mamaya. Nahugasan ko na po ang mga yan. Ready na po siya dyan. Maghintay lang po siya. Para mamaya po. Yan, check po natin yung ating merengue. Yan. Medyo malsa na po siya. Pero hindi po siya nagbabrown. Yan. Another 10 minutes pa po. Yan. Yan po, abang hinintay po natin maluto yung ating meringue. Tatapos na po natin hiwain yung ating mga fruits. So, ito po, i-mix lang po natin. Ito na po ang ating gagawin ngayon. Para ready na po siya. Abang hinintay po natin maluto lahat. Lahat talaga. Akala mong dardami eh. Yun, tapon pa. Ayan. Lagay lang po natin siya dito. Sayang din, sayang. Side side na naman. Ayan po. I-ano lang po natin siya sa slow. Pag ganyan na po siya, yan, ganyan. Tama na po yan siya. Huwag na po natin siya masyado pasubrahan. Kasi hindi na po siya maganda. Tanggalin ko lang po yung itong ano sa, ano. Dibikit-dikit po dito sa mixer. Yan. Okay na po yan. Ready na po yan para mamaya. Pang lagay po. Toppings po natin yung doon sa meringue. Tapos sunod po yung fruits. Yan po, nag-off na po yung meringue natin. Patay na po siya. Sarin nyo, yun o. Yan. Ang ganda niya po, ang ganda ng kulay niya. Kulay brown. Tapos, hintayin ko lang po yan siya maglamig. Yan, ayan na po yung meringue. Nilabas ko na po. Yan.
Ganda po ng kulay niya. Kulay yellow, yellow gold. Okay. Yan. Ginawa ko po yung nilagyan ko kanina na yan. Tinaob ko lang po siya para magkasya po siya sa ibabaw. Yan. Nalagay, yan po. Ilagay na po natin yung itong cream sa ibabaw. Pero lagyan po muna natin ano. Burburan po natin muna siya yung confectioner sugar po kanina. And burburan po natin pero medyo may lasa pa po siya konti. Yan. Yan. Ay, ilagay na po natin ito. Ganun lang po natin para ipahin lang din natin katulad kanina. Ganun lang. Ipahin lang po natin siya sa ibabaw. Ibabaw niya. Minix mo ito kasi siya, hindi ka pwede maglagay dito ng kahit ano-ano. Hindi ko siya pwede luwan ng sugar. Kahit ano kasi hindi siya mag, parang mag-form. Pangit siya kung may sugar siya. Naluwan ng sugar, hindi siya maganda. Parang mag-ano siya, nag-pulpo-pulpo siya. Na-try ko na yan noon. Kaya alam ko. Na-try ko na yan noon. Tayo. Sayang, sayang. Ayan. Ayan, lagay mo siya dyan. Ikin mo na. Flat mo siya, flat. Ayan. Na-flat mo na. Ayan, okay na yan. Tapos, kunin na natin yung ating mga fruits. Tapos, yun, mag-design na po tayo. Tapos, sa loob ko siya nilalagay. Bakit ko siya ni-roll. Pero iba, nilalagyan si babaw. Nagtitira sila ng cream. Tapos nila ma-roll, nilagyan din nila sa ibabaw. Parang ano niya, parang na-design. Sabi nga ang gawa ko. Niya. Sabi niya, presentation is tatty daw. Ang ganun lang po, lagay lang po natin yung mga fruits. Lagay ko na lahat. Unti na lang natira kasi dinahandahan ng anak ko kunain. Pabalik-balik. Ito yung strawberry. Ayan. Pero mas okay, medyo lagay-lagay nyo siya medyo dito sa gitna-gitna. Huwag masyadong doon sa gilid kasi pagka pag ni-roll nyo siya, mamaya, maglabasan po lahat ng fruits. Pati yung ibang cream, maglabasan siya. Hirap na siya ito. Ito na. Pwede nga, huwag na rin lagyan masyado yung itong dito sa dulo. Kasi ito yung mag-roll to siya sa ilalim eh. Pagkaano kasi po siya dun, parang i-roll mo siya. So, medyo gitna-gitnain lang natin. Yan, medyo gitna-gitnain. Mas marami, mas marami, mas masarap yun. Parang marami nga yata yung aking strawberry. Pero masarap to kung may ano, yung squishan nyo po siya ng yung passion fruit. Kaso lang, nakalimutan ko bumili ng passion fruit. May nakita ko doon, pero ano na siya, yung parang matanda na, layot-layot na, ano ba yun? Ganun, eh, hindi ako umano bumili. Sabi ko sa labas na lang ng ano ng shop na yun, ako lalabas. Bibili. Ayun, dahil na inahabol yung bus, nakalimutan na rin. Kaya ayoko namang bumalik ngayong araw na to dahil lang doon sa isang pirasong passion fruit kasi bumalik ka sa shop, hindi lang isang pirasong ano mo, hindi lang yun ang mabibili mo. Instead na gagastos ka lang ng $2, makakagasto ka ng mga $30, ganun. Kasi marami ka pa nakikita doon na, wala ko ganito, wala ko nga, bibili ka ulit. Kasi hindi mo na malayan. Kaya minsan kami, pag nakagrocery na kami, hindi na kami lalabas. Kaya pag lumabas pa kami, nako, lalo kami malakihan ng gastos.
May sabi yung walang ganito. Kasi kasi nakakalimutan, pag, lalo na pag wala sa list ko. Hindi ko siya nabibili. Parang dami na nito. Wow, yun. Po, yun. Yun ang ganda. Ang ganda ng kulay po niya. Nagmimix yung kulay, oh. Hindi ko siya masyado nilagyan dito kasi i-roll ko po yan siya mamaya, eh. Wow, ang ganda ng kulay. Sarap po yung may yung squeeze na passion fruit. Yan, i-roll na po natin. Yan ang gagawin, dadahan-dahanin lang po natin siya. Kaya ito, bago ko po ito matanggal, baka maghintay pa po tayo ng mga 6 years, ganun. Charot. Yan po, dandahanin na po natin kasi pag hindi natin siya dandahanin, masisira siya. Kaya dandahan lang. Diba? Pag bigla-bigla, mapapasama. Ganyan, sabi. Kaya, what's better, slowly, but surely. Ano yun? Oh my God. Ito. Yan, parang ganun lang po yan, dandahan. I-ano po natin siya. Kasi ito yata eh, parang pangatlong beses ko na itong ginawa ngayon. Mula na lang dito ako, pangatlong beses ko na itong ginawa. Ang madali lang. Yan po. Lagay na po natin sa ibabaw yung isa. Ganun lang, tanggalin ulit. Dandahan. Yan, madali lang naman siya. Ano ko lang po dito yung plate. Ito. Parang igaganon ko siya. Yan, ganyan. Tapos, tatanggalin niyo na po siya dandahan. Madali yung dito kasi dapat pala yung gilid talaga lagyan siya ng maraming ano yung harina. Kasi yung dito sa kabilang side parang hindi masyadong marami. Kaya masyado siyang madikit doon sa ano. Disclaimer lang po, hindi po ako masyadong expert dito. Pero at least practice niya daw makes perfect, sabi. Yan, ayan na po siya. Ayan na po yung nagawa ko. Yan. Yung kabilang side niya po. Yan. Wow! Ganda! Eh kasi nga po, dapat pala, yung pag doon po yung baking paper po, pag nilagyan po natin yung harina, kailangan talagang sakop po lahat, tapos damihan po natin siya. Ito kasi, hindi ko siya malaya na yung kabilang side nung paper, baking paper, hindi ko siya na ano, nalagyan ng masyadong maraming harina, kaya masyadong madikit yung merengue doon sa ano niya. Yan. Pero okay na po siya. Pambahay lang din naman. Eh kung mga dadali natin siya sa mga piyesta, birthdayhan, yun medyo talagang gagandahan natin. Ayan na po siya.